puntaan natin yung 35 pesos na negosyo ng walang lugi. Meron bang ganon? Tara, puntaan natin. Ito si Pastor Ezekiel, meron siyang mushroom business. At itong business na to is walang lugi. So nandito tayo ngayon sa Indang Cavite para i-tour niya tayo dito sa mushroom farm niya. Pastor Kel po, ako po si Pastor Kel. We call this buhay, Bukal ng Buhay Farm and Retreat Center. So dalawa po yung goal namin kasi this is a partnership with the NGO po. Samaritana yung name sa Quezon City. Ang kinikater namin, yung mga nagre-retreat po ngayon, yung mga coming from sex traffic na women sa Quezon City. So we invite them na i-quit yung prostitution in kapalit ay livelihood. Ito po yung ginawa October last year lang. From mushroom farming, tinuturn po namin siya sa products. Chicharon, yung soap, chetera, powder. Bago tayo magsimula, gusto kong pakinggan niyo muna ito. Kaya unang tanong ko sa'yo, bakit nila kailangan bumili lang isang ganito sa'yo? Una kasi, ito ay social enterprise. Kung sinabing social enterprise, hindi primary goal is kumita. Ang primary goal niya is magkaroon ng impact doon sa environment or sa community niya. Ang una is nagkakaroon ng livelihood sa mga women na nakukot sa prostitution pag gusto nila mag-quit. Ito yung alternative na binibigay namin. Pangalawa sa mga poor communities, like before fees, na hindi lang sila aasa ng monthly na ayuda sa government. So meron silang extra. At mga PWDs din, sa mga persons with disabilities na mahirap sa kanila ma-employ. So sila yung mga main worker ng farm. Part sila ng marginalized sector ng lipunan natin. Ibig sabihin, walang masyadong program for them. So yun yung impact na gusto naming ma-create. Maging self-sufficient sila and huwag silang umasa sa gobyerno din. Ito po yung process namin sa paggawa ng mushroom. Fermentation po muna. So ano to? Dirt? Wood po siya. Sawdust? Binubulok namin siya for 20 to 30 days kasi hindi kakapitan ng amag o yung wood mushroom pag pangit yung pag may bacteria pa. So ito na yung parang final product ng kung saan kakapit yung mushroom. Oo. Tapos pag naibag na po nila, binabayaran namin sila per work. So 2 pesos per bag. Nagagawa minsan ng isang women namin 200 bags a day. So may 100 pesos siya. Ito na yung bagging process niya. From dito, after mabulok for 30 days na mama, ilalagay na siya dito sa bag. Yes. So nandito na yung mushroom? Wala pa. Ito lang yung substrate niya. Dito lang siya ipa-plant? Yes. Tapos 10 hours siya doon sa boiler. 10 hours siyang lulutuin dyan. Ito dapat piniperment. Dito, inisteril na siya. Ilan na ba yung empleyado na itong mushroom chichero na ito? Sa mushroom farming, nasa 25 yung PWDs and Porpis members na. Farming pa lang yun. So, pag kasama na yung processing, umaabot siya. Sa processing kasi, kailangan 6 na tao to do it. Siguro, ngayon, nasa around 50 yung pamilya na natutulungan namin. Yung kinikita nyo ba dito, isa nyo din nilalagay? Basically, nirol over lang namin siya. Reinvest lang ng reinvest. Basically, yung napupunta sa business is to upgrade, upkeep, maintenance, and bumili ng mga bagong equipment, magandahin yung system ng farm. Meron namang mga reseller at distributor nito? Currently, meron kaming mga reseller na mga pasalubong shops. Wala kaming presence pa sa online. Naging focus namin ngayon, more of T-Perfect yung production namin. Maglagay lang kayo ng alcohols. So mahalaga talaga na malinis ka na. Yung ito lang. Yung cameraman ko, maduming tao. Di ba meron mga mushroom na pag ginawakan mo, talagang may ma-poison? Oo. Ano yun, wild. Ito, full-churned. So this is okay kapag ginawakan? Yes. Pwede mo siya i-harvest. I-pluck mo lang siya, i-hugutin mo lang siya. Okay, mag-harvest na po tayo. Hugutin ko lang? Yan, that's it. Ba't ko tinanggal? Baka di pa to ready. Hindi, ready na siya. Ready na siya. Isa pa. Ayun. Ito, maliwanag siya konti. Ang galing. Tapos, nilalagyan niya na lang ulit. Meron pa na bago. Hindi na. Ano na siya? For 4 months siya, diretso siyang nagtutubo. Isang lagyan lang. Okay. Tapos, kapag lumabas na to, pwede siyang harvest. Parang ganda siya ulit, sir. May lalabas ulit. Tapos, may lalabas ulit na maliit. Yes. Tapos, lalaki ulit. Tapos, mga makakailang harvest ka sa isang ganito? Nakakalima. Lima. Limang beses mo siyang makaharvestan sa isang cycle. Mga ilang weeks bago lumabas yung ganito? Every week. Isang bag. Hanggang 3 months. So profitable siya. Yeah. Galing. All our life, lumaki kami na parang malapit kami sa simbahan.
Nalulungkot kami kasi parang pumapangit yung image ng church kasi yung leaders ingin ng pera, so nag-conflict yung pera. Why not? Maligtaw rin natin. Kasi paano nila malalaman na mahal sila ng Diyos kung hihingin pa natin silang pera? Tama. Diba? So, kailangan, bigyan natin silang pera. Yung kakayanan na yon, wala sa amin, nasa kanila. One of our mission is to make the poor part of the solution. Hindi sila part ng problem, they are part of the solution. Tulungan lang natin silang sa opportunity. Okay, so ito na guys. Yan. So, ikikilo natin to. Oo. So, in for example, in 1,000 bags, nakaka-harvest kami ng almost 4 kilos. Yan, 4 kilos. Asakto, 4 kilos. Pag every 1,000, ganun ang ratio niya. So, pag napuno na. So, isang bag, dapat isang 4 kilos? Sa 1,000. 1,000 bags. Daily yun, daily. So, after nito, ano na yung ginagawa niyong negosyo dito? Kung walang buyer ng fresh, dalawa kasi yung market namin, isang fresh, yung ganyan. Mm-hmm. Then, yung pangalawa, pinaprocess namin into mushroom chicharon. Ito yung some of our products, coach. So, we created a cooperative for them. Ang tawag namin Samaritana Consumers Cooperative. So, yung reject namin na pag hindi naluto, yung mga stem, kasi hindi na siya naluluto, more chicharon. Dinadry namin, tapos pinupulverize, ginagawa namin sabon. So, walang... Walang tapon. Walang tapon? Yes, walang tapon. Majority na nandito is mushroom soup? Yes, mushroom siya lang. Wala siyang other added? Wala. Coconut oil lang siya. Coconut oil and mushroom powder. Galing. So, magkano yung binibenta yung ganito? This is 60 pesos wholesale. Tapos 90 siya pwede ibenta. Hindi ko naman ito makakagat at makakain. So, try natin yung makakain. Try natin yung mushroom chicharon. So, yun na nga, nakarating na tayo. After 2 minutes, isa sa paggawa ng chicharon ni Kuya. So, let's go. Tingnan natin. Dati kasi ito, coach, elementary school to. Ah, okay. Nung nag-pandemic, nag-close siya. Kaya... ang naisip namin gawin, gawin siyang processing area. So, every morning kami nagluluto. Hello po! Pero ngayon, nag-stay si Ate Jing to demo. Ayan lang po yung, ito yung fresh harvest kanina. So, may flour lang. Ano yung nilagay sa flour? Wala. Wala siyang any, Salt and pepper lang? Wala ring salt and pepper. Wala din? Wala din. Actually, yung mushroom, ang flavor niya umami. So, malinamnam na siya. So, ang flavor na lang niya, yung mga barbecue, yung flavorings na ilalagay namin. So, Ate, kapag nagluluto ka po ng chicharon, nagsasawa ka na rin po sa kakatikim. Kasawa ng tagal niya na po gumagawa ng chicharon. So, yung binibenta mo is yung product, end product na. End product. Hindi yung mismong... Though, siya, classified siya as high-value craft kasi 180 pesos to 200 pesos per kilo siya. So, nasa category na siya ng high-value. Ilang months ang shelf life niya? 6 months to pag niluto namin, bago siya lumambot talaga. Pero yung expiration niya, taon? Oo, taon. Paano yung nare-retain yung crispiness niya after maluto? Nilagay lang namin siya, binabalik lang namin siya sa brown paper for... 1 to 2 days para masipsip na ng mantika. Pwede kayo mag-pre-taste doon. Tignan natin yung first bite. Ano? Sige, isa pa, ano? Sure. Kapatingin po na sa akin. Sige. Ikaw muna pa, mayroon. Tikim kayo, please. Tapos, tikman niya. Ito kayo, wala itong seasoning. Ito, taste test. Galing yan? Galing, no? Yung mga bata, akala nila chicken. Di ba pag pumikit? Oo, parang chicken. Parang chicken siya. Ang galing. Yeah. So, si ate, relate to? Suka ang dandes. Nare-relate si ate, suka na lang daw eh. Ang galing. Di pa naman kakitobel. Wala kaming online outlet pa. Sobrang laki ng potential nito nakikita ko. Wala kasi, pinakamahalaga kasi isang negosyo kasi is their vision at mission sa business nila. And yung mission at vision sa business mo is sobrang impactful sa Pilipino. At sa mga tao na nangangailangan din ng trabaho. Plus, ang sarap niya. Plus, ang taas pa ng protein niya. Ito wala pang kolesterol. Tulong kita, o bahala sa'yo. Thank you. Actually, yung missing piece namin talaga. Kasi coming from Ministry background. So, wala kayong business background. Wala kaming Pero isipin nyo, galing kayong ministry background, pero you scale it to this. Laki ng potential nito. Nag-change yung mindset namin ng wife ko kasi after pandemic, nawala lahat nag-stop lahat. Kung hindi matututo yung church or ministry mag-create ng income niya, mamamatay siya. Totoo. Oh, okay.
So, ang goal ng church namin, ano na, yung community-based na siya. Hindi na siya yung parang papasok pag linggo, tapos uuwi na, tapos papasok. Parang religious activity lang. So, what we're trying to do, Monday to Saturday, kasama namin yung congregation. So, this church, anong tawag, anong pangalan? Church of the Nazarene. Bakit yung gumawa ng negosyo in years being still a pastor? Kasi ano eh, hindi talaga ako coming from ministry background. Mm. Dati akong ano, CPR. Yung wife ko dating nurse, PGH. For 10 years, nag-work kami ng matagal. Ang nakita namin parang blind side from the church is nagiging dependent sila sa congregation from money. Yes. So, nung pumasok kami sa ministry, kinol kami ng Lord, ang mindset namin is dapat hindi yung church ang nangihingi ng pera. Mm-hmm. Dapat yung church yung nagbibigay ng pera sa community. Ooh. So, yun yung paradigm shift namin. Practical theology lang na paano mo mapapakita yung love ni Jesus o ng Panginoon sa tao. E di help them. Yes. Totoo. Galing. Kaya ako nandito ngayon. Kaya ako gumawa ng content. Ito na ha. Ready na kayo, Mars? So ngayon, kami na ang wife ko is we earn a lot of money sa business namin. So we're giving away 100% na kinikita namin sa lahat ng social media namin. I think na magbigay tayo ng some kind of opportunity na doon nilang pagkakitaan. Nakausap ko nga si Jay Gregorio nga at nirecommend ka niya dahil meron ko daw business na chicharon, na mushroom chicharon. Ano ba yung mga tuloy natin ibigay para all across the nation is to di tayo makatulong using your products? Kami mag-asawa, kasi 3 years pa lang kami dito sa Indang. So what we do in our first year, nag-survey kami. So we have 36 barangays dito sa Indang. So ang prompting sa amin ng Panginoon, kasi ngayon, dalawang barangay pala yung affected ng mushroom business ito. Yung katabing barangay, Kalumpang Leho, sa ito, Kalumpang Serka. So we wanted to, kasi PWD lang and 4Ps lang ng member nito. Gusto namin siyang i-reach out yung 36 na barangay. Yes. Ng livelihood, parang maging, hindi naman sort of guinea pig, pero parang mapatunayan na sustainable yung livelihood. Yes, totoo. So, ayun, perfect opportunity din na nirecommend ako ni Coach J. Gregorio. Kasi for us to be able to do that, kailangan namin ng partner talaga. To do it. Ang mission namin is bawat barangay merong association na may grupo na nag-grow. And then ito yung maging center, kami yung magiging processor. So, bawat barangay, may nagtitinda ng mushroom sa mga barangay nila. Tapos, hindi lang siya patutuluan magtanim. Kailangan tuluan din natin sila ng paano yung business na go-work. Kasi yun yung naging trap. Nakita namin mag-asawa na pag binigyan namin ng trabaho or business yung isang tao, nalulugi. Kasi hindi nga siya marunong mag-upkeep. Hindi siya marunong mag-maintain. Kasi wala siyang basic knowledge to do that. So, binibigin mo sa kanila mismo yung bags? Yung mga bags? Nila yung bags. Magkano ba binigay yung kada bag? 30 pesos isa. 30 pesos lang? Oo, 30 pesos lang isa. So, ang poverty threshold dati sa Philippines, 15,000 pesos. Pag 15,000 below yung sahod mo, poor ka. So, kailangan at least 15,000 and 1 peso. So, naging successful siya, naging sa 70 families. Nag-earn sila 15,000 monthly because of mushroom lang. Yung mushroom, hindi siya tasking. Wala ka lang gagawin eh. Hindi ka na magubong ka lalo pa. Isprayan mo na lang siya. Oo nga. So, ayun. Ang galing. So, hanggang saan lang pwede mo magpandala ng ganun? Basta ano, wag lang tatawid ng dagat. Kasi masisira na siya sa transport eh. Mga ilan days? At least 24 hours lang yung transport. Mas sailan talaga yung bags sa contamination eh. Ilan bags ang kailangan nilang bilhin sa'yo para maka-earn ng 15,000 minimum? 500 bags. 500 bags. Ilang, tapos ano yung business na ginagawa nila sa 500 na... Pwedeng ano, pwedeng ibenta nila sa amin yung fresh produce nila. Ah, okay. So, may automatic market ba sila? Magkano yung binibili? 180 per kilo. So walang lugi? Walang lugi. One other one. Ang galing. Actually, this is my first time na makarinig ng ganong negosyo na walang lugi, nakakatulong pa, at ang daming impact. Ang galing eh, no? Kung baka pinag-isipan mo talaga ng mabuti talaga, no? So, ang balak na lang namin is yung mga gusto namin tulungan, bibili na lang kami ng mga bags at mga kits and everything sa'yo, tapos ibibigay natin sa... Ibigay natin sa panic. Sa mga ibang mga family na lang kailangan. At least, mayroon silang unstoppable business. Starting kit na nila. Yeah, starting kit nila para bumalik ulit sila sa mga bahay nila. Bakit hindi na lang kaya na pwede tayong gumawa ng parang potato corner na nilutuin sa harapan nila? Wala pang gumagawa ng ganun sa Philippines. Kaya natin gawin yun. Para franchisable siya. Pwede yun. Pwede natin gawin yun.
So, yun na nga, i-follow nyo yung Faith. Ang Faith is Food Always in the Home. Food Always in the Home, link in the description sa baba. Kung gusto nyo bumili sa kanya ng mga bags or ng mushroom mismo or chicharon mismo para i-allsin nyo, you need to message the page. Hopefully, in the future, is makapag-partner kami at makagawa ka ng iba't iba mga business ventures dito lang sa Chips na to para na rin makatulong sa buong Pilipinas para makagawa ng another opportunity sa mga nangangailangan ng mga tao. At thank you very much, Pastor, at see you on the next video. Tara na! Guys, tara na! Ay! Nagulong pa sa ano to? Hindi ko lang ang sama ko. Pasensya.